Santa pupunta? London. We're here! Jollibee, home of the famous chicken. Kumakain na po kami. We're eating. What do you think of it? I feel like medyo maalat siya, especially in sausages. Like, it's really soggy. Hey, so we're here in the airport right now, and we just had a breakfast earlier, and we went kind of like window shopping. Well, I think from now on in this vlog, I'm gonna speak Tagalog, my own Filipino native language. Well, it's gonna be Taglish, Tagalog, and English because I can't really talk in full Filipino. He can. Can you? Kaya mo di? Kaya mo Tagalog? Full in full Filipino. I just want to speak in my own native language because it's my birthday. Like, ayoko may stress. Kung mga tao na nanosebleed ako, nag-hemorrhoids. Sa kaka-English. We're going to London today. Our flight is gonna be at about 8 o'clock. My makeup. Kung translate. Dito ka kasi lumapit ka. Dito kung gusto mo to be in the vlog. Go! Ano yun? Nagkaroon kami ng problema this morning kasi nakalimutan namin yung boarding pass namin. Hindi problema yun. Problema yun, pero buti na lang merong, you know, merong app sa phone. Look at me. Parang hindi ako nandito dahil sa bounce. Makeup. So mag-makeup muna ako. I'm gonna put my makeup on right now because we still have time and it's pretty early. Mukhang tao na ba ako talaga dito? Medyo may makeup na ako, may kulay na yung aking face. Parang hindi talaga ako nakalito. Kakainis. Sana nag-straighter na lang ako ng buhok. Ang arte-arte kasi. So, nakaboard na po kami. And grabe kanina, dinudugo ako. Lumampas yung dugo ko sa t-shirt ko. Kasi naka-insert kasi yung t-shirt ko sa palda ko. And I don't know what happened, pero talagang nag-leak siya sa t-shirt ko. Like sa pinaka-bottom ng t-shirt ko. Ito pinaka-mahirap kapag dinudugo ko ako. Pagka-travel. Nakaupo ka siguro mga isang oras sa airplane. Pagkatapos, pagtayo mo, ganyan, parang Niagara Falls. Grabe. Pwede na mag-swimming sa panty. Another reason why this is mag-tagal is because, excuse me, nag-vlog po ako. Yun lang, gusto kong matry mag-tagalog vlog. Mga viewers ko kasi mostly from Philippines, tapos US. Parang feel ko kamukha ko si mami yung ano pa siya, bata pa siya. Hindi, actually maganda ko. Mas maganda ko. You're looking at me like I'm see-through. Ang ganda ng lighting. Dapat siguro ganda ng makeup tutorial. Ganda mo, like, the lighting is like on fleek. Ang ating ilong ko. Bakit? Tumangos. Nakakatakos talaga ng ilong na kasi in-adjust ko yung setting niya para tumangos yung mga ilong na nakikita niya dito. Kasi sa akin, hindi nang work. Kasi, survive na kami sa landing. Grabe yung landing ng pilot. As in, grabe yung impact nung nag-landing siya. Talagang may sumigaw pa sa likod namin ni ako. Sa harapan. Sa harapan ko talaga. Sa harapan. Oh, grabe talaga. Para kami nanonood na nakakatakot na pelikula. Yung tipo may mga sumisigaw at saka humihiyaw pag kami mga nakatakot na mukha na papakita sa... Katulad ito. Lagi yung landing at saka yung take-off nila is talagang very aggressive. Tarakot ka lang.
Natakot talaga ako kasi hello, parang roller coaster ba naman, mas malalap sa lolel coaster. So nandito na po kami sa Stansted. Nandito na po kami sa Stansted, London. Pilipino yung nag-serve sa amin ng ticket and ang galing-galing kasi ang bait-bait niya. Tapos mukha siyang suplada and she looks so like suplada. But actually she's really really nice and she actually helped us out a lot. Nagkukwentuhan pa nga kami, sabi niya may mga Pilipino daw talaga na galing Amerika, ganyan daw. Hindi naman lahat pero mostly daw na nakakausap niya na nag-visit here sa London. Hindi nila inaamin na Pilipino talaga sila. Tapos English speaking lang sila. Yun lang chismis namin doon. Mag-isa na lang kami dito sa train, walang mga tao at the moment. Ito na naman kami. Barahan na naman. 40 minutes na magbaraha. Mga adik talaga. And nandito na rin kami sa aming tutulgan. Nakakatawa kasi sobrang liit ng room. Kasi nandyan na yung TV. Andyan na yung pintuan, palabas. Andito yung, ito yung sabitanan, ito yung table, yung toilet. Outfit namin kasi mukha kami mga estudyanteng. Dalawa pa kami may camera. May dala siyang camera tapos ako hawak ko yung camera. So mukha kami mga photography student. Malay ko sa'yo. Mukha ko sa'yo. Mabunan lang kami ng Jollibee. Yun ang talaga yung purpose namin kasi sa lang. Guys, kita na namin si GB. Kita namin Jollibee over there. Kaso lang hindi niyo pa makikita. Excited na ako. Excited na talaga. Super. Excited ako. Si G. Marie! Jollibee, home of the famous chicken. Grabe ang pila. Ang haba ng pila. Ito na! Ito na! Ito na! May chicken pala sila dito. Kikita na ako double chin natin. Yung chips nila lasang ano. Lasang Irish. Ano to? Kaliit yung portion. Ito yung kamay ko. Ito ang portion. I think maliit nga lang yun yung portion nila. Dalawa siguro. Dalawa yung piglet dati. At the chicken. Tikman natin. Ang bago. Ang sarap. Magbisi-bisihan muna kami dito, ha? Sorry. Mamaya muna. May rice. May rice. Ang ating yung portion taro. Yes na yes. So chicken. Ano ba ang ano nila motto ng chicken? Chicken joy. Chicken joy. Pag ito, hindi pa ako napasaya ito. Sige, kagatin mo. Dapat pagka ito, mapangiti ka lang ito. Ako napangiti ka nga. Totoo kasi na ako. Ibig sabihin, walang demandang mangyayari. Alam nyo, naloka ako. Siya kasi nag-order. Grabe, in-order ba naman niya pang isang pamilya? Diyos ko, napilitan kaming ubusin kasi sayang naman pag dinala namin yung chicken joy sa hotel, edi magiging sagi na. Grabe, talagang pinuno niya ako ng ano, saya. Pero masaya talaga ako sa chicken joy. Kaso lang, hindi ko type ang gravy. See, ang saya-saya talaga. This steak talaga, it reminds me of when I used to live sa Cotabato at saka sa Kidakawan. Yun talaga yung in-order ko palagi. Kaya... so happy talaga ako. Nung kinain ko siya, di anong reaction mo? Wow! Tastes like home. Parang gusto ko na lumundag-lundag. Sa saya. Ano ka na? Busog na ako. Gusto ko niya mag-McDonald's. Paloko kayo tumatawa tayo. Anyway. Alam mo, kanina pa siya. Kanina pa yan. Like, hindi kami makapaglakad ng maayos kasi gusto na lang niya mag-picture. Self-proclaimed photographer. Wow, ganda niyan actually. I'm proud of you. So yeah, habang nagpipicture-picture si fiance dyan sa likod, gusto ko magkwento sa inyo kung ano nangyari sa bathroom ng Jollibee. Pumunta ako ng bathroom kasi naihingi ako. And then, obviously, what else? Kaya may pumasok na babae sa tabi ng toilet kung nasaan ako. And dami ko siya, sumusuka! Oh my God, sumusuka siya! Sumusuka siya!
Diyos ko, na impacho. Anong impacho ba tawag doon din? Nung nasobraan? Nung sobrang saya na pasukan. Sobrang saya na pasukan. Buti na lang, malakas yung tiyan natin, no? Si biro mo, pag isang pamilya yung in-order nito, hindi kami nasukan. No? Medyo naubos naman namin, hindi naman kompleto talaga na naubos. May chips pa na natira. Pero yung chika talaga, 8 pieces na ubos. Meron pa kaming dalawang rice, dalawang chips, tapos meron pang burger steak, tapos meron pa siyang spaghetti. Grabe. Mga busaw.